Okay, hello mga ka-DIY, meron tayong i-share ngayon tungkol sa GTR 150. Okay, meron tayong ka-group na ito. Nakita ko lang sa group namin. Ito yung tanong niya. Okay, ayan. Okay, ito yung tanong niya. Ayan, mga boss, ano kaya sakit ng GTR ko kapag sinagad ko si linyador, nawawala hatak niya? Okay, simple lang yan. Simple lang yung problema niyan. Okay, ang problema niya kapag tinodo itong sinagad yung accelerator, okay, nawawala yung hatak ng motor, okay, yung motor niya. Okay, same tayo naging problema sa motor natin. Okay, papakita ko sa inyo yung problema. Okay, punta muna tayo sa Honda, tapos punta tayo ng Indonesia. Okay, tapos punta tayo ng yun, Supra GTR 150. Ayan, punta po tayo dyan. Okay, tapos pasok tayo ng live data. Okay, ito para malaman nyo lang na hindi nyo hulaan kung ano yung problema, kasi marami akong nabasang comment. Okay, sir, ano, baka sa pagdadrive mo lang yan, baka nasobrahan ka lang sa nag-RPM limit na yung motor mo, hindi mo na napapansin. Sir, baka air filler. Sir, baka yung fuel pump. May mga ganung comment. Okay, yung mga ganung, basta ganung tinutodo yung throttle, okay? Pagbabasahin yung mga comment ng iba't ibang nagtatanong ng tungkol diyan sa throttle na yan. Okay, hindi lang dito sa group na to. Okay. Sa iba pang platform, pag nagsagad ng throttle, ayun yung kagad na kinocomment. Baka yung paggamit, baka nagli-limit na yung motor, baka yung filter, okay, baka yung air filter barado, okay, baka yung fuel pump, okay. Mga ganun yung problema niya, mga kailangan ng throttle body cleaning. Okay, ito lang, simple lang yung bago ko tumalon sa mismong problema. Okay, tignan nyo tong page to tayo. Okay, ayan, nakikita nyo yung TP sensor. Oh. Okay, throttle position sa TPS, ito yung TPS, ayan. Okay, makikita nyo, TP sensor angle, ito yung position niya. Okay, ito yung position ngayon. Kapag nagto-throttle kayo, nagkakaroon siya ng value. Halimbawa ito, ito throttle ko, ah. Ayan. Okay, nakita nyo, tumataas yung value niya. To, tandahan natin. Okay. Ayan, 3. Okay, yun yung nangyayari. Okay, nakita nyo, tumataas siya dahan-dahan. Okay, pero pag tinodo nyo, okay, papakita ko sa inyo, ah. Kung ano yung problema, maganda yung dito. I-aano natin sa mismong throttle para makita nyo kung ano yung talagang nangyayari. Okay, yung makikita nyo, yung TP sensor voltage, ayan o. Okay, isipin nyo, nag-volume kayo ng mismong amplifier nyo na hindi lumalakas. Okay, pag habang nilalakasan nyo, imbis na lumakas, humihina. Okay, tignan nyo po, ah. Okay, tototel natin para makita nyo yung actual na nangyayari. Okay, ilang volts na yan? Okay, 2 volts. Tingnan natin, ha. 3 volts. Okay, nakita nyo. Naging 1 volts. Okay, malaki-laki pa yung ano. Malaki-laki yung ano niya. Yung nawala sa kanya, yan, oh. Okay, yung halos 1/4. Ayan, oh. Ayan, oh. Okay. Halos 1/4. Ayan, oh. Okay, halos 1/4 ng throttle yung nawala. Kung ito yan, kung ito yung throttle, ayan o. Kung ganyan kalaki yung galaw ng throttle, yung 1/4 na ito, yun yung nawala. Kaya yung hatak talaga niya, nawawala, ayan o. Ayan o. Ayan, tumatalo, no. 2.93 to
Yun. Okay. Nagloloko na. Okay. Mawawala talaga hatak niyan. Okay, mawawala. Kumbaga, ang throttle position sensor kasi, okay, bukod yung mga sensor na iba, yung auto sensor, map sensor, yung mga map sensor at saka auto sensor, sila yung taga-timpla. Okay, sila yung taga-timpla. Ang trabaho ni map sensor is mag-regulate na, si air filter, barado. Okay, magbawas ka ng gasolina kasi magkakaroon ng usok para para hindi umusok yung tambutyo. Magbabawas ng gasolina si ECU. Okay, yun yung trabaho ni map sensor, taga-trim siya, taga-trim. Babawasan niya ng konti yung value na binabato ni TP sensor, ni TPS para hindi ganoon kalakas yung usok. Okay? Ganoon na rin si auto sensor na once na sobra-sobra yung gasolina ng lumalabas sa tambutyo para hindi mag-backfire. Okay? Babawasan niya rin. Same sila. Kumaga taga-trim 'yon. Okay? Taga-trim yung dalawa na 'yon. Okay? Map sensor at saka yung auto sensor. Ang TPS, siya yung talagang nagde-deliver kung gaano karami yung ibabato niya sa mismong makina na gasolina. Okay? Si TPS. Okay? Ngayon, kung sakaling sira naman yung mga map sensor, minsan hindi na re-revolution. Pero sa ibang video na natin, itatopic yon. Okay? Si TPS, okay, siya talaga yung responsable sa pagbubuga ng gasolina sa mismong makina. Okay? Kung may problema si map sensor o si auto sensor, minsan si auto sensor nagbabackfire pag may problema minsan o kaya madumi. Si map sensor naman kapag medyo may damage siya, pag binigla mo yung senyador, nalulunod. Okay? Ganun yung nangyayari sa kanya. Kaya once na sira si TPS, once na nag-rev kayo ng todo, biglang nawawala yung hatak. Iba-iba yung nangyayari sa kanya. Minsan na nasa gitna yung problema, minsan nasa simula, pero kadalasan sa dulo. Bisibin, pag full throttle na, doon na nagloloko. Okay? Tignan natin ulit, ha. Okay. Ayan. Okay, tignan nyo, ha. Okay, ang maximum niya is 3.1. Okay, nagluloko kasi ang hirap ng ano niya. Okay. Ayan, basta ito yung nagiging value niya pag no, 1.3 pag sagad siya. Ibig sabihin, kumbaga naka-open na yung butas ng mismong throttle body kasi may gumagano'n sa loob yun, eh. Okay? Naka-open na yun, mas sobrang dami ng gasolina pumapasok, sobrang dami ng hangin na pumapasok, pero kulang ng gasolina kasi yung value niya kulang. Okay? Yun yung purpose niya. Kumbaga sa amplifier, volume control. Okay? Habang nagbo-volume dapat kayo, lumalakas yung sounds nyo. Okay? Pagsira na yung potentiometer, kapag nag-volume kayo, humihina. Okay? Tapos may mga garalgal. Palyado na yung mismong volume. Ganun din sa TPS natin once na nagka-problema yon. Okay? Ngayon, magkapalit muna tayo ng TPS. Ito yung ano natin, yung TPS natin. Okay, magkapalit na rin tayo. Matagal-tagal ko na rin siyang hindi napalitan. 1 year na, mahigit. Kasi pagkakuha ko lang nito, halos 3 months, nagka-problema na yung TPS. Okay. Pero yung kasabayan na itong motor, hanggang ngayon, goods pa. Ito, hindi ko alam kung bakit ganun. Okay, may pagkakataon talaga na ganyan yung nangyayari. Okay, magkapalit tayo. RS-150 itong pinalit natin. Tatry natin. Ito siya. Yan, pang RS-150 yung ilalagay natin. Okay, install muna natin. Ito lang yan. Ayan. Okay. Mayroon dalawang screw yan na Philip. Madali lang pihitin yan. Ito. Ito, tsaka to. Yun lang. Yun lang yung dalawa na yan. Papalitan ko muna. Install natin yung bagong TPS. Ayan. Ayan. Okay. Ito siya. Ayan. Okay. Kailan magtanggal kayo ng throttle body bago kayo magkabit kasi mababali kasi yung ano niya, yung map sensor niya. Check natin live data. Okay, page 2.
Ayan, TP sensor. Tignan natin kung hanggang saan. Kanina 3, nasa 3 plus lang eh. Check natin ha. Ayan o. Okay. Medyo iba yung throttle angle nito. Dapat ito 0 eh. May value na siya kaagad. Okay, check natin dahan-dahan. Four point twenty-five. Hindi niya na-reach yan. Hindi niya na-reach. Hanggang 3.3. Tapos hula-hula na yung... Kung magkano yun siya ng 3.8, chambahan. Okay. Ayan na siya. Okay, testing natin kung ano siya. Kung aandar. Okay, ayan. Kapag nagkabit kayo, ayan o. Yan kanina may value kanina siya eh, 0.5. Ngayon, 0 na. Sumakto na siya, nag-relearn na yung mismong TPS sa mismong ECU. Nag-auto-tune na siya. Okay, yan, nang wala tayong ginagawa. Natin ulit. Punta tayo ng OBD. Ay, hindi. Punta tayo ng Honda. Punta tayo ng Indonesia. Punta tayo ng Supra GTR. Ayan. Okay. Live data. Sa live data kasi doon natin nakikita kung ano nangyayari sa mismong motor natin. Sa mismong makina natin. Okay, ayan. Page 2. Ayan. Okay, testing. O, yung value niya nag-0. Okay, itong model na yan. Okay, itong... yan, local. Yung local na yan. Locally. Yan yung brand na ginamit natin. Kasi ito yung pinaka... Siyempre, magbibili tayo. Ito yung pinaka marami. Ito yung... kumbaga... Pagbibili tayo ng item, siyempre titignan natin yung mga pinakamagandang review. Okay, maraming review na nakita ko ito. O, bukod sa original niya. Ito kasi original na ito, buwan lang talaga tinagal. Kailan nagagamit naman yung motor, kaya pinagtiyagaan ko lang. Okay, ayan o. I-full throttle natin, ayan o, 4.2, ayan o. Ayan ang maganda dyan. Okay. Okay, 77. Ayan, makikita yung TP, sensor angle. Ayan, o. Kita nyo, ang ganda ng, ano niya. 4 point, kaya, ayan, mas maganda na yung ibabato niya. Kesa yung kanina na 3.2, 3.1, 3.3. Tapos, pumapitik. Sa 3.8, pumipitik-pitik lang siya sa 3.8. Talagang, problema yung pag sinagad nyo yung mismong throttle nyo. Kumbaga, parang yung motor nyo parang nalulunod. Okay, parang nalulunod siya na hindi nyo mawari. Okay, parang mayroon kayong trailer na daladala, parang may humihila sa inyo. Ganun yung pakiramdam niyan. Alright, yun lang. TPS lang yung problema nyo. Okay na yun. Goods na.